Saving is discipline and discipline takes commitment. Hindi araw-araw Pasko. Sometimes, we justify wants to become needs. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Do that. Yes, we do that. We try to justify sa loob natin na hindi, kailangan ko yan. Naghirapan ko to, pinagpuyatan ko to. Uh-huh. Yung at in the end, the want is confused as a need. Meet stylist Rain Dagala, a TV personality, a magazine editor, and a pop culture enthusiast. And meet stylist Em Milan, a girl boss, a beauty junkie, and an LGBT rights advocate. So different, yet so alike in so many ways. Good teamwork doesn't just happen. It's a result of ideas discussed, processed, refined. And that is the magic of this team. Decades worth of clashing views about everything under the sun, carefully thought of. Think two heads are better than one? Join us and make it even better. Hi guys! Hello! Welcome back to He Said, She Said. I am Rain Dagala. And I'm Emilian. So, hindi na namin papahabain yung intro namin this time because we have a guest. This guest, ako talaga, na-meet ko siya mga 10 years ago. 10 na ba? Oo. So, set ng shout-out. Siyempre, marami tayong challenges itong mga past 6 months, kali. Diba? Gusto ko yung naging role niya doon. He is vocal, he is... Used his platform. Use his platform, his voice to push for the change we all think we deserve. Tayong dalawa, I mean, parang style-wise, styling mantra natin yun, di ba? Yung never be afraid to push the boundaries talaga. Yun naman ang ano natin. Sa akin, nagta-transition yun to even the personalities I like or associate myself with. Meron talagang special place sa heart ko yung mga taong palaban. Lalo na pag yung pinaglalaban nasa tama. Oo naman, oo naman. Diba? So, without further ado, without further graduation. we would like to welcome our guest for today, our dear friend, Mr. Enchong. Yay! Ayun na! Ang ganda ng intro ko, aminin mo! Naalala ko pa rin yung spaghetti. Oo, sa kalahating ano. How are you? Kamusta? I'm good. I'm very well. Kayo, kamusta kayo? Ito, naka-shorts. Enchong, thank you for saying yes. Oh. Anytime, anytime. Parang the goal talaga of this vlog is to invite friends and you know, people we like or people we think can introduce ideas. To have that discussion. To have a discussion with. Dapat Ray next time, M next time, live naman to ah. Ay, oo naman. Lagi ka namin i-consider doon, di ba? Kasi in fairness, matanong ka naman talaga sa ganyan, paano ba mag-save? Bakit hindi ba nakaka-save ang mga tao? Yes. So, di ba? So, we will ask the question to him. And let's have a discussion. And let's have a discussion. So, ready ka na ba? Are you ready? Yes! With lag involved, ready na siya. So, we are too. He said, she said. Rain and Em provide their views on any given topic and let them react to each other's. Then, as with any Team RainxEm exercise, they may agree or disagree. But together, they create a unified response. Join in on the conversation. Let's talk. So, bakit hindi ako makatipid? Well, now, more than ever, this pandemic has really taught us the importance of budgeting and proper finance. Kasi syempre, di ba, it was so uncertain the time, lalo na for us na freelancers. We really didn't know how and when our next paycheck will be. When I think about the greater scheme of things in terms of budgeting, ang thoughts ko lang naman dyan is, always, always have something na tinatabi for the rainy day. It may be different depending what your needs are. Kasi merong iba na parang dapat you have 3 months worth of salary. Pero like for freelancers, hindi naman fixed yung monthly namin. Pero
Ako, I just make sure that before I start doing all my luho, I do the responsible things first. Your insurance, your savings, your rainy day fund. Admittedly, this lockdown has extended more than ideal. So, hindi na siguro simut na rin dapat yung rainy day fund ko. But always remember lang ako, I always tell myself na yung portion that I set aside is always relative. Hindi ako magse-set aside ng money kapag lumaki na yung kita ko or when I get big projects. Kasi, aminin nyo, pag gumaganda yung kita, lumalaki din yung luho. So parang ako, I'm super guilty of that, na the more I earn, the more things I want. So it just also has to be a very conscious decision to set aside something for a rainy day, and now is the time na it is proven na kailangan talaga yung fund na yun. Kasi, and laging sinasabi ni Rain to, kasi mas magaling siya sa pagtitipid, it's always, hindi araw-araw Pasko. Yun. Okay? So yun yung kailangan lang nating set aside. Let's force ourselves to save. Una-una sa lahat, ang ganda ng energy mo ngayon, bakla! Kasi na-warning nga, naka-stricto yung at bago namin. At saka, naka-straight yung body mo ngayon, hindi ka nakasanda. Pero kakulay ko yung sofa. Pero ang ganda nung, ng energy mo ngayon. Nakapag-kape, may laman yung kape kailangan ko. Kailangan pa na mapagalitan ka ng video. Oo, pero in fairness, agree ako. Parang wala akong ma-comment doon sa chinika mo. Kasi agree ako talaga dyan. Dahil between the two of us, parang ako yung mas maipon kaysa sa'yo. Siya yung mas conscious. Oo, conscious ako talaga. Na minsan OA. Hello! So ang question today is, bakit ako hindi makaipon? I think the answer to that question, nare-realize natin yan now more than ever. Kasi dahil nga may pinagdaanan tayong pandemic. Pero siguro I may be wrong, pero sure ako na yung reason mo kung bakit hindi ka nakaipon pre-pandemic and post-pandemic is more or less the same. Okay, so parang in a very rain way, nilista ko siya into bullet points. Ano yung mga insights? Bakit feeling mo hindi ka makaipon? Number one, marami kang gastos. Number two, hindi ako marunong mag-ipon. I am not the type talaga who knows how to save. Diba? Three, liit lang ng sweldo ko eh. Kulang yung sweldo ko. Number four, may binabayaran pa akong mga utang. Diba? Yan yung mga common reasons na madalas sinasabi ng tao sa question na bakit hindi ka makaipon. So, ang tanong ko naman sa inyo is, so paano na? Sinong mag-a-adjust? Guys, this is adulting. This is maturity. As you grow older, hindi nyo mapipigilan na dumami or lumaki yung gastos mo. Whether you choose to be single, you choose to be married, you choose to be whatever, lalaki at lalaki yan. So parang I think my point is, kahit na lahat ng odds are seem to be against you and your desire to save up, you have to face it. Kailangan mo yung harapin because that is part of adulting life. Ang adulting, hindi lang pagsusuot ng pulang lipstick to gain self-confidence. Adulting is actually making a decision, disciplining yourself, and making a strong commitment to commit to something, diba? And saving is a part of it. So, in my case, ang ginagawa ko, sinasama ko siya sa budget ko. Wala akong pakialam kung yung naipon ko malaki or maliit, basta meron akong naipon. And ang formula ko dyan is income minus savings is equals to my budget for the month. Ganun ko siya inuumpisahan. So kung halimbawa may mga months na ang kaya ko lang ipunin ay 2,000 pesos, edi 2,000 pesos. Kung merong buwan na 500 lang, di 500. At the end of the year, meron akong 2,500. Not bad. Savings pa rin yun. Because I think us Filipinos have a common notion na pag sinabing ipon, kaya nakikita natin agad yung end result, malaki. No, it has to start somewhere. And for you to do that, you have to come to terms with yourself na willing ka nang gawin because saving is discipline and discipline takes commitment. Pak! Ayan. So parang more or less, parehas tayo ng opinion. No? Alam mo, ikaw ang ganda pa nung pagkalatag na bakit hindi makaipon. I don't think
wala namang negate dun sa concept na saving money is imperative, na kailangan talagang merong masave. Oo, pero syempre, parang ang ayoko lang maging mensahe dun sa mga tao is, hindi natin, dinidiscount natin yung fact na practicality. Correct. Na, meron akong contribution sa bahay, maliit lang sahod ko, maliit lang, pero doon din ko rin ibabato. Paano? Di ba? So, kung hindi mo yun i-manage, hindi mo yun i-decide on how you plan to face the truth na ito lang yung kinikita mo, you will never answer the question. Talagang aabutan yan ng rainy day. Uh-oh. Na wala kang baon, di ba? At importante yun. And now, na-realize natin kung gaano siya ka-important, di ba? Correct. Kasi parang feeling ko din, whether it's big or small, it can be done. Yes. So, reasons aside, kailangan siyang gawin at kaya siyang gawin. Kasi parang feeling ko din, it's a lot about yung the mentality of prevention versus cure. Pag-health, di ba? Yung until hindi ka pa nagkakasakit, hindi mo gagamutin yung sarili mo instead of taking care of yourself. Which is a lot like saving, na yun yung preventive measure mo instead of curing it when this, when something like this pandemic happens. Yes, oo. Pwede natin sabihin talaga na it is a mindset, it is a choice, yes, and a way of life. It diba? Is, you know, it's a discipline, behavior, it is. Kasi diba parang there's an emotion that you feel if you see your bank account go below a certain amount. Parang, yes. Wala na akong pera. Pagin ako din, ganun ako. Parang, diba, parang oh my gosh, or nagalaw, lalo yes na yung nagalaw ko na yes siya. Lalo na nung nung may pinagdaan kaming challenge sa family na may nagkasakit, parang umabot sa point na nangangamba ko kasi my zero is not actually a zero. Yes. It is below an ideal amount. Oo, an ideal amount. That is my zero. And nakaka-bother na siya. Nakaka-bother na siya. So that takes some form of discipline and a behavioral thing than a number. Oo. Diba? Agree. And kahit na maliit siya or malaki, yun kasi yung parang pag iniisip nila, I think no? Na kasi may mga nababasa ako na rules, dapat you have 3 months worth or dapat oo you have 6 months worth or dapat you can sustain yung 10-15% of your salary you should go to your savings. Kung kaya, why not? Kung kaya, if you have the not means, di ba? Pero yun kung nga, paycheck to paycheck ka, kung nahihirapan ka ngang mag-ipon, then kung ano yung kaya. Kung kaya. 20 pesos sa isang linggo. Yun yung nakaka-pressure kasi na there's a figure set. Oo. And I think, hindi ba parang in a way, dinictate din sa atin yun ng society na kailangan ito talaga. Yung parang... Actually, babalik ako, meron talaga sa Bible. Na talagang gano'n? Na, oo. Na 15%? Oo. So, hindi, parang may allocation sa Bible na parang ganito should go to ganito, ganito should go to ganyan. Shucks, baka magkamali ako, wag po akong iba. Pero actually, meron, di ba? Oh, sorry. Money knowledge is power. Yung kung alam mo kung ano yung how to handle your finances. Mas mahahandle mo yung finances mo kasi alam mo kung saan napupunta yung pera mo, alam mo kung paano mo siya iba-budget, alam mo kung paano siya ilalatag, alam mo kung paano mo siya i-align sa long-term and short-term goals mo. Correct, diba? Correct. Money knowledge is power. So kung kung binovoid mo yung sarili mo of that luxury, knowledge, of that knowledge na, eh kasi maliit lang sweldo ko ngayon eh. Sige, next month na ako mag-iipon, that will create another layer of stress and worry. When in fact, yun nga, wala namang nagsasabi na malaki dapat agad. Kasi kaya naman lumalaki ang isang bagay, di ba? Kapag nahahaplos, na napapalago, di ba? Bastos siya naman yung tono, di ba? Pero it has to start somewhere, yes, di ba? Hindi siya magic na parang meron akong ipon. Correct. Kailangan tanggalin natin yung mindset na yan because we will never reach a state where we actually have something if we do not, diba? You have to start somewhere. Before natin ibato kay special guest, yung ano natin, gawa muna tayo ng temporary bumper sticker. Sige. And I think parang agree naman tayo since hindi na tayo nag-comment masyado saan. Dahil kasi parang tayong dalawa naman nag-aalay ng pera ng isa't isa. Oo. So kaya parang feeling ko yung values natin more or less the aligned same. Oo. I guess ang temporary bumper sticker natin is siguro big or small, it has to start somewhere. Yes. Nice.
Yes. Diba? Agree ako dyan. Agree ka dyan. Okay. So, yun yung ibabato natin kay special guest. Let's see what he thinks. Thank you, Em. Thank you, Rain. Para dun sa question na bakit hindi ako nakakaipon, I think you have to rephrase the question to bakit hindi ko pinipiling mag-ipon. You have to ask yourself, meron naman akong allowance, meron naman akong trabaho, meron naman akong mana, yung mga ganong bagay on how you get income. Bakit hindi pa rin ako nakakaipon? It's because hindi nyo pinipiling mag-ipon. Yay! I think it also manifests to the statement of you're confusing wants to needs. So, kung yung need lang yung pagtutuusan natin ng pansin, 100% sure ako, makakaipon kayo. But because sometimes we justify wants to become needs, dun tayo nagkakaroon ng problema. Dun tayo hindi nakakapag-ipon. Sa akin, agree ako sa sinabi niya 100%. Pero sa akin, sometimes yung difference ng needs and wants, ibabalance mo yun. Parang minsan kasi, you the wants also help you. Alam mo yun, meron naman siya na i-contribute sa'yo. Parang, alam mo ba ako, pag bumili ako ng bagong sapatos, eh masaya ako. Pinag-ipunan ko siya, pero binili ko siya after kong mag-save. After kong ma-realize na meron ng sobra. Diba? Kasi pag hindi naman sobra, dinidisiplina ko rin yung sarili ko not to live outside of my means. Huwag mo munang bilhin. Hindi rin naman magbabago yung buhay mo. So, yun yung parang, yun lang yung comment ko doon. Na tama siya, pero ayoko rin naman i-discount yung fact na sometimes we are only human. Hindi. Oo. Oo din naman na parang wants are essential, di ba? But you need to identify when a want is a want and a need is a need. Kasi ang I think din yung point din niya is sometimes you confuse that want as a need. Yung parang to justify, although guilty din ako doon. To justify na, hindi ako kailangan ko to kasi this will solve my anxiety. Tama yun. Add to cart. Tama yun. Tama yung input mo na yan. Hindi ko nakita siya as ganun. Parang sa akin kasi, babalansin mo siya. As long as you know that this want is a want. Pero, you indulge yourself, yung pagbigyan mo rin yung... Don't be too hard on yourself din. Kasi ako minsan, yun yung problema ko na... I'm too hard na on myself. Na ako yung tigabuyo mo. Oo, na nakakalimutan ko na rin naman mag-enjoy. Bilhin mo na yan. Oo, at kasi meron namang naitabi. Yung sasabihin sa akin ni Em na, Mats, meron naman naitabi. Kaya natin yan. So, pag kaya, kaya. Alam mo yung meme na yung nakatalikod? Oo, yung i-check out muna. I-check out muna, girl. Ako yon. Number one, about tithings, things, about putting a certain percentage of your monthly income back to the church. Ako naman, I have a different POV about it. It's more of a certain percentage of totally what I own. I made sure that binabalik ko siya sa society. I give it back to the community in different ways. Second, money literacy or financial literacy is power. I totally agree with that because I feel like the reason why this is just based on my personal experiences. Because I have the knowledge, the right knowledge to save up, to invest, to put my money where it will grow passively or aggressively. Ginawa ko siya, and it's all because of the education I got. Not necessarily from school, but here at home. My parents would constantly answer my financial questions. And they would gladly answer, and we would talk about it on a regular basis. And I think that's where it should start also. The basic units of society, which is our family, should have an open conversation about financial literacy. And third naman, minsan mas madali na meron kang kaagapay or kaakibat or kasama kapag sa mga ganitong bagay. You help each other out when it comes to lifting each other up to the important stuff. Like, yun nga, savings, money matters,
style matters, yung mga ganong bagay. Yay! Ang ganda na ng discussion. Hindi pa natin siya nakakachikan. So I think it's time for us to call him via Zoom. Go! And then, ang ganda ng discussion and your point na it is not involuntary, diba? Savings is a choice that you make. So rephrasing the question na bakit hindi ako nakakatipid versus bakit hindi ko pinipiling... Maganda yun. Ang ganda. Oo. Kasi yung the mindset is changed na it is a conscious decision. Hindi siya yung one day gigising ka na malaki na yung sweldo mo na may automatic ka nang naitatabi sa income. Yes. Ganda. Pag nakikita nyo naman ako, nagkakasama tayo sa ASAP, nakikita tayo sa ASAP, nakikita nyo naman kung paano rin talaga ako, di ba? Oh. Matawa ko ba? Okay. Hindi, kasi di ba, para ako, I always admire my colleagues that really spend on how they look, how they present themselves. You know, it's something that I truly admire. But ako siguro, ang take ko dun is, if I can educate myself on what you do, of course not perfectly at all, pero if I can have my own personal this is talking about when you try to buy clothes, diba? Because aminin naman natin, a huge chunk of our income, usually we buy something that, you know, that will make us feel good, that will make us look good. Mm-hmm. Parang reward mo na rin yung sa sarili mo, which I'm totally fine with it, pero kasi merong iba na, alam yun, they try to look better for other people, which I think, again, hindi mo naman pwedeng sabihin na that's wrong because we all went through that. Aminin naman natin, di ba? At a certain point of our lives, actually, kahit naman hanggang ngayon, oo, pwede pa rin naman yun, lalo na kung meron kang crush na pinag-charmingan, di ba? Or, yung or if you wanna you're trying to impress your, yes, diba? Agree your naman yun. Yourself and your finances, di ba? Kasi you are still aware of what you have and what you can spend, your means, di ba? So you don't go outside your means, okay? Saka ang dami-dami na rin, ako nga ang swerte-swerte natin sa panahon ngayon, because like for example, if you wanna learn the certain style of this celebrity, you can always go online and look for something more affordable, di ba? We don't have to exactly get whatever they own. So, yung mga ganong bagay. Yung kaya ka nagtatrabaho, kaya ka rin nagsusumikap, is for your life to be comfortable. Mm-hmm. Diba? Agree ka ba doon? I totally agree. But I think the thin line, nagkakaroon lang ng problem is, kapag lumalaki yung income natin, bakit lumalaki din yung expenses natin? Sige nga, oo, i-touch mo nga yan. Bakit? Anong thoughts mo about it? No, because we keep on reminding ourselves na, okay, we have to reward ourselves. You have to, you know, gift ourselves kasi pinaghirapan naman natin. Yes, nandun ako sa pinaghirapan natin yung pera. Pero kapag lumalaki ba yung income, kailangan yung sasakyan ko biglang maging Mercedes? It doesn't follow because ako naman, as long as it take me from point A to point B safely, I'm glad with my Toyota Vios. Parang ganon, di ba? So parang nung na-discuss din namin rin yung point mo kanina, it is okay to have wants as long as you recognize that those wants are wants. Kasi di ba nagkakaroon ng difficulty if you confuse those wants as needs. Tapos i-justify mo na yung mga expenses mo. And we do that. Yes, we do that. We try to justify sa loob natin na hindi, kailangan ko yan. Naghirapan ko to, pinagpuyatan ko to. Uh-huh. Yung at in the end, the want is confused as a need. Uh-huh. And I think this pandemic taught us kung ano ba talaga yung importante sa hindi. And I think you guys can agree with me that we have so much, yet we need so little. Yes, agree naman ako dyan. Yung modesty aside, hindi naman sa pagmamayabang, parang ako kasi talaga, ginawa kong part ng pagkatao ko na meron akong maipon. It's a part of my goal in life. Yung natutuwa ako na pag nagbubukas ako ng bank account ko, ng passbook or ng online banking,
nakakita ko ng certain amount that gives me a level of security. Correct. Maybe you should use it also as a motivation to save up. Kasi parang dapat as you grow older or as age hits you, dapat yung measure mo of success nag-iiba rin, nag-evolve. And for me, giving myself that sense of security through my savings is a part of the success I gain or I strive to attain. Kasama na siya sa goals ko. Nagkakaedad na ako eh, di ba? Yun. So parang baka that can be a good push also, di ba? Especially for people who are more competitive, di ba? Yung merong kang tinitignan na end goal na pag napalaki ko tong money na to at the end of the year, okay ako, tahimik yung buhay ko. Kahit mag-lockdown pa ng 6 months, laban tayo dyan, di ba? Ano rin yun? Parang part of character development din yun. And syempre, when you were young, hindi naman yun kasama sa priorities mo, di ba? Pero maybe you should consider it na. Kasi it has to start somewhere. Actually, it has to start now. Immediately. That's just yesterday. Oh, yesterday, di ba? Ano yung iiwanan nating baon sa ating mga audience? That saving is a choice? Yes. Saving is a choice that requires commitment and discipline. Oo. Okay, agree ka ba doon? O meron ka pang mas brighter bumper sticker? Kasi madalas kaming naiipit dito sa session. Yung kami rin yung nalulunod sa sarili naming lason. Yung mga ano eh. Oo, na hindi namin maklose yung ano. Pero agree naman tayo doon. Tama yun. Dagdagan mo na lang parang pag-ibig. Kasi ganun naman, di ba? Parang pag-ibig lahat ng Pilipino. Di ba? Parang alam yung topic na yun. Pero bakit hindi natin na-apply sa sarili natin bulsa? Which you can also apply. Ay! Maganda! O sige, so, Mr. M, say the bumper sticker dahil mas maganda ang audio mo. Parang pag-ibig, ang pagtitipid ay choice. Yay! So, ayan ang bumper sticker. Tusok sa barbecue steak. Thank you. Ang ganda, in fairness. Na-happy ako talaga kasi, di ba, si Enchong ang nagturo sa atin na mag-save up when he is no unknown vegetarian, di ba? Fairness. So, parang, yun kasi yung goal namin dito, Enchong, parang we want regular topics to be discussed by unexpected personalities, di ba? Parang, yeah, so thank you for sharing your wisdom. Thank you. Oo, and time. And sorry, pinaghintay ka namin ng very late because we are still figuring this out. So, meron ka bang gustong i-promote? Because I know meron kayo yung Enrich Original series. Ayan, sige, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nakikinig, I just wanna invite everyone that the first ever digital series ng Enrich Originals, which is you, me, maybe, so sana you can subscribe to our channel Enrich Originals sa YouTube at saka sa Facebook. Yun lang. Hey. At saka ang dami na nila agad subscribers. In fairness. So again, Enchong, thank you again. So do you agree with this week's bumper sticker? If yes, go. If not, please comment everyone on the comment section below. And while you're at it, please like, subscribe, and share. So thank you for watching. We hope to see you again. This is Rain Dagala. And this is Emilian. See ya. Toodles. Do you agree with this week's bumper sticker? Share why or why not in the comments below. And while we're at it, hit like button, share, and subscribe. Also, follow us on our social media accounts.